So, kagabi po ay napakaganda po ng ating pinag-aralan at naibahagi ko po sa inyo kagabi yung theme na hindi po nanggaling sa 2 Samuel. At ako muna ay nag-decide kagabi na isingit ang naging topic ko sa church anniversary ni Pastor Albert Campo, ang church po ng CBC sa Bulihan, Cavite. At ang naging topic ko kagabi, parang ineko ko, nationwide, global, ang naging topic ko kay Pastor Albert na church sa kanilang anniversary na akin pong pinamagatan na main target of the church, Christ formation in the believer's life, commit or omit. Napakaganda po ng mga reflection na ginawa po ng ating mga kabataan at ako'y tuwang-tuwa. Dahil ang mga kabataan ng CBC nationwide, ngayon pa lang ay nagigising na po sila sa tunay na target ng City Bible Church sa buhay ng mga kapatid. Napakaganda yan na ma-inculcate natin sa ating mga members nationwide na ito talaga ang dapat maging target ng ating churches sa buong Pilipinas na iporma. Okay po, iporma ang Kristo sa buhay po nila. Hindi po attendance, sabi ko nga sa inyo, madali ang attendance. Magpakulo ka lang, marami ka ng attendance. Pero talagang ang pagsisikapan ng ating mga pastors at leaders, magkaroon tayo ng mga gawain na may kinalaman sa formation, Christ formation in the believer's life. Yan po talaga, sa totoo lang, sukdulan po yan. Yan talaga ang hindi dapat talagang kaligtaan. Dapat mga programa natin dyan umiikot, mga preaching natin, mga Bible studies natin, na talagang maiukit yung talagang Christ-likeness sa buhay po ng bawat isa. Sabi nga ni Paul dun kagabi ay, until Christ is formed in you. Talagang sabi niya, ako'y parang nanganganak. Nararamdaman ko yung sakit ng panganganak until Christ formed in you. So ngayong gabi mga kapatid ay napakaganda po ng kaisipan na yan. Kagabi ay natuwa po ako doon sa isang reflection. Ito po ay reflection po ni Elder Henry ng CBCLP. Doon po sa aming GC, sinabi niya na napakaseryoso ng ano man sabi niya yun. Parang very serious offense. Yun ang kanyang term na ginamit. Serious offense kapag hindi tayo nakakapag-disciple. Tama naman yun sapagkat yun nga yung great commission and yet yun ang pinababayaan. Kaya nga pag hindi po yun nabigyan ng pansin ng bawat isa sa atin, yung nakakilala ka kay Lord, dapat may makakilala din sa Diyos dahil sa iyo. Nakakilala ka kay Lord, ikaw ay ambassador niya sa iba. Nakakilala ka kay Jesus Christ, dapat maging asin at liwanag ka ng sanlibutan. Ikaw ay disciple maker. So kapag hindi ito nangyayari sa buhay mo, wala kang nadi-disciple for the last 5 years, for the last 10 years, nako, yan po'y isang serious offense sa gospel. Salamat sa ating Panginoon. So ngayong gabi, tayo po ay dadako na sa ating pong aralin, sa ating pinaka-main passage for tonight. Iwanan po natin ng Book of Galatians, lundag tayo, balik tayo sa 2 Samuel chapter 9. Verses 1-13. Ito pong passage na ito ay napag-aralan na po natin. Nabasa na rin po natin. Pero ngayong gabi ay meron na naman akong bibigyan ng pansin. Kung inyong matatandaan, last time ang pinag-usapan natin ay we are the modern Mephiboshets. At kapag sinabing Mephiboshet, ibig sabihin po niyan ay object ng mercy. Si Mephiboshet po ay yung pilantod, pilay. Both legs ay pilay. Siya po'y lumpo at siya'y mahirap na tao.
at siya po ay naging object ng mercy ni David. So kung binigyan ko po ng pansin last time ang object of mercy na si Mephiboshet ay to strike the balance, ay bibigyan naman natin ng pansin ngayong gabi si David bilang conduit, bilang channel, bilang alulod ng mercy ng ating Panginoon. So ngayong gabi mga kapatid ay gusto kong sabihin sa inyong lahat, kung kayo po ay tunay, quote and quote, na Christians, kayo po ay promoted na. Tayo po dati ay object ng God's mercy. Pero ngayon, tayo po ay ginawa na niyang channel or conduit of God's mercy. Alulod, conduit, alulod, channel. Hindi po tayo reservoir. Tayo po ay channel. Hindi po tayo lalagyan lamang. Tayo po ay channel ng God's mercy. Tonight, ang aking pong theme ay very simple. Pinamagatan ko po na Mephiboshet, an object of mercy. David, a conduit of mercy. Turn a 180 degrees for the cause of Christ, for Christ's cause. So ngayong gabi mga kapatid ay pag-aaralan po natin, hindi na po yung si Mephiboshet, tapos na po tayo ron. Ang bibigyan ko ng pansin tonight ay si David bilang naging conduit, naging channel ng biyaya, ng habag ng Diyos para kay Mephiboshet. At ngayong gabi ay nais ko kayong i-challenge na sana po ay talagang umikot na sana ang buhay natin. Hindi po 360 degrees kasi babalik ka rin sa dati. 180 lang. Tatalikuran mo lang yung sarili mo. Tapos ka na dun sa pagiging recipient ng mercy ng God. Ngayon naman ay sisikapin mo dahil naintindihan mo na ikaw ay recipient. Tinanggap mo yung mercy, ngayon naman ay gusto mo sa tulong ni Lord at kalooban talaga ng Lord na ikay maging channel naman ng kanyang God's mercy. So itong mga sinasabi kong ito mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid ay parang ano po ito, parang ito na po yung capsulized na idea. Pero syempre dapat ko munang i-discuss little by little ang aking bakit ko nasabi ang mga opening remarks na ito. So ang question natin is how did David become the vessel or hindi po vessel ito. How ang aking question ay how did David become the conduit of God's mercy? Medyo na neglect ko po 'yun. Hindi po vessel ang aking binibigyan ng pansin kundi conduit. Anak, pakibago mo 'yon. Okay po, mahalaga po kasi malaking kaibahan sa aking pagtuturo yung conduit sa vessel. Sapagkat kung ikaw ay vessel, ibig sabihin nakatenga ang mercy ni Lord sa iyo. Ngayong gabi hindi yun ang bibigyan ko ng pansin. Ayaw ko na ang mercy ng God ay nakatenga sa iyo, nakatigil sa iyo. Hindi ka reservoir, ikaw ay channel. Yun ang gusto kong bigyan ng pansin ngayong gabi. Hindi rin naman totally wrong na maging reservoir tayo. But tonight, that is not my focus. My focus for tonight is to become like David, a conduit or vessel, conduit or channel of God's mercy. Unang-una mga kapatid ay ganito po, he showed the kindness of God to others, verse 3. Tingnan niyo po yung verse 3, sabi ng talata, basahin ko lang, the king asked, is there no one is still alive from the house of Saul to whom I can show God's kindness? God's kindness or God's mercy? So makikita po natin ang kaibahan ng salita ni David sa verse 3 at saka sa verse 1. Sa verse 1 ay sabi niya, magpapakita siya ng kanyang kindness, ng kanyang mercy. Pero pagdating sa verse 3, nag-elevate. Hindi na niya mercy, kundi mercy and kindness na ng ating Panginoon.
So, diyan po ang yan po ang sa totoo lang ay diyan po iikot ang ating usapin, ang ating pag-aaral. Napakahalaga na meron tayong Diyos at ang Diyos natin ay punong-puno ng mercy and grace and kindness. At yan po ay dapat nating itawid ano po sa mga tao. Pangalawa po, he sought out his enemy and exalted him. So sa verse 5 makikita natin ang ganitong salita. So King David had him brought from Lodibar. So yung tinutukoy na him ay si Mephiboshet. Mula sa Lodibar ay hinanap niya ang kanyang kaaway, ang apo, mga kapatid ni King Saul, ang anak ni Jonathan. At makikita po natin sa verse 5 that he exalted him. So makikita po natin mga kapatid na itong si David ay merong talagang puso after God. Makikita natin na si David po ay hindi tumigil sa kanya yung God's kindness, yung God's mercy. Naging alulod siya. Naggawa siya ng effort. Nagkaroon siya ng initiative na ipakita hindi yung kanyang kindness, kundi yung kindness of God in verse 3 doon sa mga taong itinuring siyang kaaway. Kaya ako sinabing kaaway, although anak siya ni Jonathan, pero I think itong si Mephiboshet, he treated David as an enemy. Kaya nga nagtago na siya eh. So ang kanyang ideya ay kaaway niya si David. Nagtago na siya. Siya po ay hindi na nagpakita. In fact, ipinahanap siya ni David. Sapagkat hindi niya inisip na kaibigan niya o kakosan niya o connected sila ni David. Kasi kung ganun ang kanyang mindset, lalabas siya at siya'y magpapakita kay David. Pero ganun kasi noon, kahit naman ngayon, kapag iba na yung nanalo sa politika, nagtataguan na yung mga kaaway. Yung kabilang partido nagtataguan na. Dahil ibang dynasty na. Ganun po ang sitwasyong ito, mga kapatid. Kaya sabi ko to, he sought out his enemy, although si David hindi niya itinuturing siyang enemy. In fact, he pinahanap niya and exalted him. The fact na in-exalt niya si Mephiboshet, na hindi niya itinuring itong kaaway. Although, itinuring siya ni Mephiboshet na kaaway. Pero si David po ay naging conduit ng biyaya ng Panginoon, ng mercy of God. Number 3, he looked for the poor, weak and lame and hidden person to show his kindness. At ang tinutukoy na naman dito na poor yung mahirap at weak at lame at hidden ay si Mephiboshet. So mga kapatid, makikita natin na si David po ay hinanap niya yung mahirap. Sinong mahirap? Si Mephiboshet. To be exact ha, mga kapatid. Yung dapagat, kaya ako sinasabing mahirap na tao dahil nakikita na lang siya sa bahay ni Machir, son of Amiel. The fact na siya nagtatago, paano ka makapag-establish ng hanap buhay, ng negosyo kung ikinagtatago? Siguro ito ay hindi lang kay Machir nagtago. Marami siyang pinagtaguan para lang isligtas ang kanyang buhay. Napaka-lungkot ng kanyang buhay. Yung iniisip niyang kaaway, hindi naman pala kaaway. So, puno siya ng, overthink. Okay? Puno siya ng takot, na puno siya ng nervyos, ng kaba. Katunayan ng siya ipatawag mga kapatid ni King David, ay talagang takot na takot siya. In fact, ang sabi ni David sa kanya, do not be afraid. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, meaning takot siya, takot na takot po siya. Dahil wala namang sinabi kung bakit siya ipinatawag, siguro iniisip niya, ipinatawag siya, ipinahanap siya bilang isang wanted o kaya ay para ipapatay. Pero si David, ang sabi niya, nagbigay siya ng consoling words, do not be afraid.
So mga kapatid, ayan po, ipinahanap ni David ang mahirap, ang mahina, ang lumpo, ang nagtatago para pakitaan ng kanyang kindness. So tama ang ating topic. Si David po ay naging conduit, naging alulod. Hindi po siya naging reservoir na sa kanya lang. Kasi ang container, iba ang concept eh. Iba yung reservoir, eh. lalagyan lang. Pero ito siya, hindi po siya lalagyan, naging conduit po siya. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng kaisipan na ito. Kung kayo po'y nakatanggap ng kindness of God, mercy of God, atonement, binigyan ka ng grace, binigyan ka ng spirit of repentance, lahat ng ito ay biyaya ni Lord. Hindi po dinisan ng Lord ito na matigil sa atin. Hindi pwedeng matenga sa atin yan. Kailangan tayo po ay ibigay natin yan sa iba. I-reflect natin ang kabaitan ng Panginoon. Sabihin natin sa tao ang mga ginawa sa atin ng Diyos na buhay. Number four, he blessed the one who did not deserve to be blessed. Pinagpala ni David ang taong hindi dapat pagpalain. Yung taong ito na itinuring siyang kaaway, itong tao na ito nagtago at ayaw niyang magpakita, hindi siya naging cooperative sa kingdom ni David. Pero pinagpala ni David siya. In fact, he blessed him more than he deserved it. Sa verse 7 ang sabi doon ganito, "Don't be afraid," David said to him, "for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan, and I will restore to you all the land that belong to your grandfather Saul, and you will always eat at my table." See? Ibinalik ang lahat ng lupain sa kanya ng kanyang lolo na si Saul at kumain siya sa table po ni King David. So talagang pinagpala siya. Dating nakatira siguro sa squatter area, kasi bakit ko tinatawag na squatter? Eh nakikitira lang siya sa bahay ng iba. So definitely hindi niya bahay yon. Wala siyang rights doon. Wala siyang karapatan doon. Wala siyang titulo ng lupa na yon ng kanyang tinitirhan. So mahirap siya. Hindi siya deserve. Pero binigyan siya ng pagpapala higit pa sa kanyang ini-expect. Number five, he favored Mephiboshet because of Jonathan. In verse 7, kaya niya pala ito ginawa, mga kapatid, na maging daluyan siya si David ng pagpapala is because of his solemn oath or vow sa buhay po ng kanyang kaibigan or BFF na walang iba si Jonathan. So ngayong gabi mga kapatid, napakahalaga po ng kaisipan na to. Pastor Jim, akala ko sapat nang maging born again ako. Sapat na nakakilala ako sa Panginoon. Hindi pala. Yes, hindi sapat na nakilala mo ang Diyos. Hindi sapat na ikaw ay na-born again. Hindi sapat na ikaw ay biyahing langit. Hindi sapat na ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Hindi yan sapat. Hindi yan sapat. Kailangan sa pag-aaral natin, laging mai-stretch ang ating knowledge of God. Ah, ito pala, ganyan pala. Kaya ang importante, yung pakikinig ng tuloy-tuloy. Hindi yung isang gabi makikinig, next month na makikinig uli. Hindi po ganun. Dapat po dire-diretso para tayo po ay talagang lumago sa kaalaman, sa kalooban ng ating Panginoon. Ngayong gabi ay hindi po, ang idea ko kasi sa pagtuturo, parang bawat gabi isang slice. Ngayong gabi, bukas iba na. Nung isang gabi, Mephiboshet ang naging topic natin the other week. Ngayon naman, David's idea, yung focus naman tayo kay David bilang conduit. Nung isang gabi ay tayo po'y object ng mercy. Ngayon naman, hindi na tayo yung object. Tayo na yung conduit of God's mercy. Eh isipin nyo kung hindi kayo nakikinig. Hindi nyo pinagtsatsagaan ang mga pag-aaral na ganito. Itong mga pagkain na ito ng ating kaluluwa para tayo po ay mag-grow at mag-mature. Sayang po talaga. Sayang na sayang. So ngayong gabi, in my summary, I would like to say this. Because of Mephiboshet, the object of God's mercy, David showed his life as a conduit of God's mercy. Okay po? Si Mephiboshet ay recipient. Samantalang si David ay tubo, conduit.
So in this context, mga kapatid, nakakakita tayo ng pattern ng paglilingkod at pagniministeryo sa iba. So kapag ikaw ay naglilingkod sa iba, merong priority dyan. Kilala mo dapat si Lord. Natanggap mo yung mercy of God. Kasi ano ang ipapasa mo? Right? Kapag ikaw ay nasa hell, hell din ang isishare mo. Kapag nandun ka sa ilalim ng sumpa, yung sumpa din ang iyong matatransmit. So very, very important na tayo po ay unang-una naging object of God's mercy. At ang pangalawa, after na tayo maging object, naging lalagyan tayo, dinatnan tayo ng mercy, it is but your solemn duty to share it, to transmit, to convey. Talagang totoo yung tinuturo natin sa na river principle. Yan po, hindi pwedeng kanal kasi ang kanal ay stagnant. Walang Christians na ganito ang kaisipan. Dapat talagang dire-diretso. Nagpipreach ako, sinishare mo, nakikinig ka, sinishare mo sa iba. Yung sineran mo na yon, dapat mag-share din yon sa iba. Yung sineran na yon, dire-diretso na po yon. Ganun na po yon. So mula sa ating online preaching na ito, ang ginagawa nyo, di ba, sinishare nyo yun sa mga friends nyo, relatives, walang sawa. Dahil walang sawa ang biyaya ng Diyos sa atin. So dapat dire-diretso. Huwag mong ikaw lang. Kaya nga dapat, nakikinig ka, gumagawa ka ng reflection. Pag gumagawa ka ng reflection, mababasa ng iba. Pag nabasa ng iba, isishare din yan nila sa iba. Dire-diretso na po yun. Marami din tayong mga youth ngayon. Kahit mga gayot, gumagawa na rin sila ng mga quotes, gumagawa na rin sila ng mga slogans, mga magagandang mga sayings na nakukuha nila out of every preaching gabi-gabi. At kapag yan yung nagawa nila, nakakompose sila, naipopost nila, at sila po ay nakakagawa ng kaibahan. Hindi kabastusan ng kanilang ipinopost, kundi Diyos yung mga mensahe na nakukuha nila. So mga kapatid sa Panginoon, tingnan nyo po ito na parang isang promotion. Okay po. Imagine kasi from being an object of God's mercy, we became a conduit or channel of God's mercy. E di promotion na nga. So let us not stay being an object. It is about time to level up. It is about time to go to the next stage of our Christian life and enjoy our usefulness. Alam niyo, napakasarap yung ikinagagamit. Totoo po yan. Kahit nga yung mga kutsilyo, pag ginagamit, tumatalas yan. Pero pag iniwan mo lang yan, naku, kakalawangin po yan. Yung mga gunting natin, yung mga blade, yung mga... Pag hindi po yan nagagamit, naku, pumupurol. Kaya dapat ikaw ay nagpapagamit. Pumupunta ka sa iyong local church, nakikialam ka doon, meron kang membership doon, kinikilala ka doon bilang miyembro, lalago ka doon, doon ka tutulong, doon mo gagamitin ang iyong mga talent, giftedness. Yan po, ang local church po natin, yan ang iyong spiritual family. Kaya lahat ng nakikinig sa akin tonight, kayo po, gusto ko kayong makaptivate ng kaisipan na to. Walang tupa na walang koral. Walang tupa na walang pastor. Kahit pumunta kayo sa Israel, lahat ng tupa doon, may pastor at merong kulungan. Pag walang kulungan, nag-iisa, delikado yan. Pag na, yan ay gagala at yan po ay kakainin ng mga mababangis na hayop. At siya po ay magiging, pwede siya maging, maging object ng hunting dahil walang nagmamay-ari sa kanya. So mga kapatid, the same picture, hindi yan masyadong complex para na picture para hindi natin yan maintindihan. Very easy to understand. So ngayong gabi, ang aking recommendations ay I will present to you three recommendations. Number one, we need God's mercy and grace. We are the blessed recipients of God's mercy. So ngayong gabi mga kapatid ay
talagang gusto kong sabihin muna sa lahat, baka may mga first timers tayo, guest tayo, kailangan mo ng God's mercy, kailangan mo ng God's grace. Kasi ganun po talaga dapat, eh, bago ka makapagbigay ng pera, dapat may natanggap kang pera. Para makapagbigay ka ng joy, dapat meron kang joy. Para makapagbigay ka ng message of salvation, ikaw mismo ay nakaranas ng salvation of your soul. So paano mo 'yon? Paano mo 'yon mararanasan? Baka ikaw ay may religion pero wala kang personal relationship with Jesus Christ, ikaw ay uncertain, hindi mo alam kung saan ka pupunta kapag ikay namatay, wala kang savior, ikaw ay nalilito, ikaw ay pagod, ikaw ay pagal, ikaw ay takot, ikaw ay uncertain, ay kapatid, kailangan mo ng God's mercy. Pakinggan niyo mga kapatid ang Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. Ang sabi po diyan, as for you, you were dead in your transgressions and sins. So ang sabi po diyan ni Paul, kayo ay patay. Kapag sinabing patay, separated from God. Bakit? Dahil ikaw ba ay hindi nakapag-aral? No. Ikaw ba ay patay sa harapan ni Kristo dahil kay mahirap? No. Ikaw ay patay kay Kristo dahil sa iyong pagsuway, transgressions, and sins, sa iyong mga kasalanan. Lahat po ng tao ay nagkasala. Lahat po ang tao ay sumuway. Lahat po ng tao ay lumabag sa kalooban ng Diyos. Walang matuwid, sabi ng Bible. Wala kahit isa. Kahit bata. Ako, mga bata ngayon, 3 years old, nagmumura. 3 years old, self-centered. 3 years old, manipulator na. Iiyak para makakuha ng cellphone. Di ba? Ganyan na po ang mga bata ngayon. Bata pa yan. Kaya habang lumalaki yan, nagiging monster po yan. Kaya minsan may mga bata na nayayakap po pa, pero pagdating ng 15, 16, 17 years old, malayo na po. Kaya po yung mga bata talaga dapat makilala din nila si Lord. Kasi si Lord lang ang magpapatino sa mga bata. Kapag ang bata lumayo sa Panginoon, lalayo sa magulang yan, lalayo yan sa truth, lalayo yan sa simbahan, lalayo yan sa mga religious activities. So mga kapatid, napakahalaga na itong tinuturo natin ito. Tayo po'y patay. Kapag sinabing patay, hiwalay sa Diyos. Ano ang dapat gawin sa patay? Bubuhayin. Sino ang pwedeng bumuhay? Sino ang bumuhay kay Lazarus? Si Jesus Christ. Sino ang bubuhay sa patay? Nating kaluluwa, yung hiwalay tayo. Walang iba kundi ang Diyos. Kapag patay, ibig sabihin wala kang magagawa. Patay kay. Ang patay po ay hiwalay. Wala po yung spiritual consciousness. We need the grace from outside of ourselves. We need the grace of God. Verse 2, ang sabi po doon, dahil tayo patay, okay, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. See? Dahil tayo nga ay patay, hiwalay sa kanya, yan po ang ating po mga ginagawa. Actually, ito pong pinag-uusapan sa Ephesians chapter 2 ay nire-remind ni Paul ang mga taga-Ephesus kung sino sila dati, na sila ay patay at sila ay punong-puno ng transgression o pagsuway. At ang buhay nila, sino sinusunda nila? Ways of this world. Ano yung ways of this world? Kasalanan. Okay? Kadiliman. Okay? Kalayawan, ang mga kabastusan, corruption, paglayo sa Diyos, atheism, yan yung ways of the world. Mga self-centeredness, pride, rebellion, yan ang ways of this world. Alam nyo kapag yan ang ginawa nyo, yan ang ginagawa nyo, yung mga binabanggit ko na yan, parang sikat ka eh. Diba ngayon, pag ikaw ay corrupt, may pera ka, marami ang nag-hail sa iyo. Ngayon, mga kapatid, kapag ikaw ay kahit na sabihing basta't may pera ka lang, kahit masama ang ginagawa mo, may mga babae ngayon, talagang sumasama sa mga mayayaman, kahit may mga asawa na yung sinasamahan nila, ang mahalaga sa kanila ay pera. Yan ang ways of this world. Sa mga movies ngayon, usong-uso ngayon ang pagkaliwa, ang pagkabit, parang normal na yung LGBT.
ay nino-normalize na ngayon. Yung paglayo sa Diyos. Kapag ngayon minura mo si Jesus Christ, sikat ka. Pag ikaw ay naniniwala sa atheism, sikat ka. Pag naniniwala ka sa LGBT, sikat ka. Kaya alam niyo mga kapatid, kailangan natin ng mercy. Kailangan natin ng God's grace. Kailangan po natin na maging tagapagtanggap o recipients ng God's mercy. Pangalawa mga kapatid na dapat nating maintindihan, ito naman ay para sa ating mga kapatiran na, na tumanggap na ng mercy ng Lord. As grace and mercy recipients, let us now be channels or conduit for God's mercy. Ang point ko nandito, huwag ka lang maging tagatanggap. Kailangan maging tagapagbigay ka din. Hindi ka lamang dapat maging lalagyan. Dapat maging conduit ka din. Hindi pwedeng ikaw lang eh. Hindi ganun ang concept. Kitang-kita po natin yan sa John 3:16. Ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. O ipinadala, hindi niya sinarili. Hindi niya pinagkait ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak. Pinadala niya sa lupa. Shinare niya. Si Lord ang naging conduit. Siya ang namatay. Siya ang naging channel ng God's mercy. Siya yung naging representative ng God the Father. Siya ang naging icon. Siya yung naging ambassador ng langit. So same thing mga kapatid. Umalis na si Jesus Christ. So we have to imbibe the same principle na tayo naman this time ang ambassadors of Christ, conduit, channel, pipe, instruments, instrumental ng Panginoon. Guys, gusto ko ipakita rin sa inyo ang isang aspect na to, itong slice na to. Know that we are already promoted. Promoted ka na eh. Tingnan nyo, pag ikaw ay ambassador ng isang kingdom, example, ambassador ka ni Duterte ng Pilipinas doon sa Dubai, ambassador ka ng Pilipinas doon sa London, ambassador ka ng Pilipinas sa US, sa Brunei, sa Europe, di ba ikaw ay promoted? Ganun po tayo eh. Mula sa langit, we are representing the kingdom of God. Ito, habang nagpipreach ako, alam niyo ba ang totoo nito? I am an ambassador of Jesus Christ. I am representing a kingdom that cannot be shaken. Ako po ay nagiging tagapagsalita ng Diyos. Nagiging spokesperson ako ng Panginoon. I am representing God right now. His mercy. Nagiging conduit niya ako. I am already promoted just like everybody else na nakakilala kay Lord. Kaya lang yung iba kasi, kumbaga sa kotse, laging naka-primera o laging naka-stop. It's about time to take the race, to be a part of the race. Start moving forward, huwag pa atras. Kailangan na po nating umandar. You are already promoted. Alam niyo mga kapatid, isa pang bagay ang gusto kong ipakita sa inyo, your mercy must be an incredible one. Ngayon, sabi ko mga kapatid, hindi ka lang reservoir, ikaw ay conduit, pero ngayon na ikaw ay conduit, you have to show the mercy of God, yung tinatawag kong, yung incredible mercy. Kasi mga kapatid, ang mercy ni Lord ay super rich, napakayaman po niyan, yung mercy na yan. Yan po ay unlimited, yan po ay super rich, napakayaman po. Almost, mga kapatid, talagang napaka-generous ng mercy na yan. Ngayon, kapag nagpapakita tayo ng mercy sa iba, ipakita natin yung penetrating mercy. Yung halos hindi na niya maintindihan yung mercy. Kagaya na ipinakita ni David kay Mephiboshet. Grabe, in-exalt niya. Hindi karapat-dapat, pero ginawa niyang karapat-dapat. Araw-araw na kasama niya sa lamesa, umaga, tanghali, hapon, umaga, tanghali, hapon, umaga, tanghali, hapon. Although si Mephiboshet ay walang pakinabang kasi pilay siya eh, both legs. So hindi nakakapaglinis ng plato yan.
Hindi nakakapaghugas ng CR yan. Hindi yan, siguro, kailangan, hindi yan nakakaligo na mag-isa. So, useless si Mephiboshet. Pero look at the penetrating mercy. Kaya yun ang punto ko, mga kapatid. Ang mercy natin sa mga tao, may kasamang iyak, may kasamang habag, may kasamang talagang sacrifice. Kasi gusto mong ipakita na yung mercy mo na ipinapakita sa kanya na galing kay Jesus Christ ay hindi isang matipid na mercy, kundi mercy na tinatawag nating abundant. In fact, minsan kahit ikaw nagtataka ka na rin. Grabe yung mercy na naipapakita mo sa mga unbelievers, sa mga Mephiboshets in our time, sa mga tao na objects ng God's grace and mercy, na ngayon na ikaw ang nagiging conduit. Yung mga pina-follow up natin, yung mga tinuturuan natin, ako minsan ang hirap matuto, parang lagi nasa grade 1, ang titigas ng puso, rebelde, ayaw sumunod, ayaw mag-pray, pero andyan ka palagi, mga disciples natin, mga pastor natin, mga elders natin, mga deacons natin, kinakailangan ay penetrating yung ating mercy. Kasi mga kapatid, kung ang mercy mo ay konti lang, hindi yan ang mercy ni Lord. Baka mercy mo lang yan. Kaya nga ang ganda nung ating tinatalakay, yung bang mercy ni God, yung kindness ni God, yun ang gustong ipakita ni David kay Mephiboshet. And I tell you, kaya pala, super rich, super generous, super talagang ano is, abundant, overflow ang mercy and kindness nitong si David kay Mephiboshet. Kasalo niya sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa umaga, tanghali, hapon, baka may merienda pa. Be a part of God's mercy ministry. Yan ang isa pang nakikita ko dito. Be a part of God's mercy ministry. Alam niyo mga kapatid, maging merciful lang tayo sa mga nagkakasala. Huwag natin silang i-curse. Be merciful to those who are sinning before God. Because to be honest with you, yung mga nagkakasala, they are the ones who harm themselves. Dahil ang kasalanan ay may kabayaran. So they are harming themselves. That's why you feel sorry for them. Gusto mong nahahabag ka sa kanila. Kasi alam mo na yung itinanim nila, aanihin nila. One of these days, siguradong tatamaan sila ng kanyang ginawang kasalanan. So be a part of God's mercy ministry. Be a channel for God's blessing, not a reservoir. The last but not the least, be merciful to people who experience the severity of God in the absence of Jesus in their lives. Kung inyong matatandaan, naging proposal ko nito last week. Pero inulit ko lang for the sake of emphasis, mahabag tayo sa mga tao na nakakaranas ng kabagsikan ng Diyos. Dahil wala sa kanila si Lord. Alam niyo mga kapatid, ang mga taong walang Jesus Christ, ano ang matitira sa kanila? Sila, ang naiiwan sa kanila ay kasalanan. Sila po ay nasa ilalim ng curse. At kapag ang tao nasa ilalim ng curse, malungkot. Makikita niyo ang mga tao nagpipilit magsaya sa pamamagitan ng mga videoke, manonood ng mga comedy films, kasi malungkot sila eh. Kailangan nila ng mga superficial na medisina. Kailangan ng inuman. Sa totoo lang, mga kapatid, yung mga nagiinuman, malulungkot na tao po yan. Sa totoo lang, hindi naman yung inumin ang masarap dun eh. Kundi yung meron lang silang parang gamot sa mga lungkot nila. Ang totoo niyan, sino bang natuwa sa alak? Ang alak po, mapait po yan. Sa totoo lang, hindi yan masarap, mapait yan. Ang kailangan nila ay kasama na magbibigay sa kanila ng konting comfort. Kaya malungkot naman sila pag nawala. Alam niyo ba, may mga tao na sa lalim ng kalungkutan, kaya nilang bumayad ng tao, samahan lang sila. Eh sa Amerika nga, mga kapatid, may mga matatanda ron. Talagang sobrang lungkot. Magiging caregiver ka doon. Para samahan mo siya sa magsusugal kayo, magbabaraha kayo.
Yun ang mandate mo ron mula sa mga anak o caregiver Pilipino. Yan. Lalaroin mo lang siya ng pusoy. Lagi ka magpapatalo, ha? Yun po ang mandate sa kanya. Babayaran siya na magkano? $12 at ano? $12, tama, $12 to $15 an hour. Ang trabaho ng isang Pinoy as a caregiver sa isang matandang lalaki o babae, magsusugal sila, yung magbabara sila. At ang trabaho niya magpatalo para lang maging masaya yung matanda. See, mga kapatid. So be merciful to those people who experience the severity of God in the absence of Jesus in their lives. Kasi talagang pag wala si Lord sa buhay mo, wala si Jesus Christ sa puso mo, wala talaga eh. Sinabi na ni Lord yan, apart from me, you can do nothing. So mga kapatid, sana po ang pag-aaral na ito ay naging kalakasan na naman natin. Naging pagpapala na naman sa ating kaluluwa. Again, another slice of truth was given to you tonight. Let's pray. Salamat Lord sa gabing ito, sa inyong habag at biyaya. Salamat sa inyong tulong. Salamat sa inyong ministry. Salamat sa pagkaing hindi napapanis. Salamat sa mga salita na nakapagbibigay sa amin ng direction, comfort, feeding, strength, at grace and mercy. Salamat, Panginoon. Patawad po sa mga pagkukulang namin in case may mga nakumit kami na violation against the will of God at kami po ay nabangga ngayong gabi ng iyong mga salita. Please forgive us and cleanse us. Salamat po at binabalik ko sa inyo lahat ng papuri, Panginoon. Lahat ng pasasalamat sa napakatamis na pangalan ni Jesus. Ito pong aming panalangin. Amen and amen. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay gusto ko lamang pong bumati uli sa ating mga kapatid ngayong gabi. By the way, meron po tayong 365 shares tonight. Salamat kay Lord. At meron tayong 132 active viewers. Salamat kay Lord sa more than 100 na kasama po natin tonight. At gusto kong batiin sila Jennifer. Ay wait, nawala ah. Ronnie Lindo Cacho. Okay po, si Annabel Kaalim o Sister Fatima Panulino kasama natin. Jennifer. Okay, ang bilis-bilis ito. Imelda Makabudbod, magandang gabi po. Salem Dakotanan. Flor Glenn Gantike, magandang gabi po. Che Garcia Bianson Abarquez is watching. Lisa Cuevas, kamusta na si Pastor Iko, kapatid? Pastor Steve, magandang gabi. Jack is watching. Lily Buenaventura, magandang gabi po. Chris Bernardino Tagle, magandang gabi po. Giselle, kasama natin. Pastor Albert Campo, kasama po natin. Sister Cherilyn Bonacruz Roque Casulia. Salamat po. Sister Jo Kalikdan, Emilia Bocato, Janet Dela Masa. Magandang gabi po. Malu Ortiz. Palagay ko ito yung taga Tarlac. Dati nating kapatid. Hello, Evangeline Abad Edralin. We miss you, kapatid. Salamat kay Lord, nandyan ka. Lisa Protasio. Josephine Rasing Kalikdan. Magandang gabi po. Elder Aweng, kasama natin. Si RG De La Cruz, magandang gabi po. Hindi tayo magkakilala. Pero salamat po at nandyan kayo. Esa, Elchi Bulambao is watching. Ana Vida, magandang gabi po. Pastor Je, Roel Casalme, magandang gabi. Kapatid, Nanay Melinda, kasama natin. Carolina Vigan, magandang gabi po. Diana is watching. John Gaguan, magandang gabi po. The second. Tatay Felix, magandang gabi po. Bernadita Sibe. Kasama rin natin si Pastor Leo. Okay, Heidi Doroin. Doroin ba yon? Magandang gabi po. Richelle Morales Navarro. Magandang gabi po. Cecil De La Cruz. Isaac Pabalate is watching. Sister Olive, andyan ka. Salamat. Matagal na tayo hindi nakikita. Dalaw ka naman minsan sa Lakeview.
Charlyn Beron. Oh, na-miss na kita, Sister Ate Cha. Matagal tayo din nakita, ilang araw na. Maria Rosabel Brasa Samadan, magandang gabi po. Pinabad, magandang gabi po. Percival Segovia, alam ko taga gaslight nitong si Percival. Magandang gabi kapatid. Adora Agustin. Oh, Sister Aisa, kasama natin. Alex Pasqua. Ruth San Juan, magandang gabi po. Emily. Jenny Gamba, magandang gabi kapatid. Vince De La Cruz, magandang gabi po. Sorry Aloot, magandang gabi po. Sino pa ba? Jenny Lee Montenegro Calo, magandang gabi po. Si Mamshi, siyempre naman, hindi pwedeng wala dito si Mamshi Loris Manabat. Magandang gabi po, Mami. Sister Joy, Joy to the World, Poblete Aquino, magandang gabi. Ni Dusky Rams Ana, magandang gabi. Beth Manliques Panganiban, magandang gabi. Jowa Sunga, magandang gabi. Marites C, nagpadala siya ng 50 stars. Salamat kapatid sa iyong blessing sa gawain. Jules Constantino, magandang gabi po. Good night. Good night daw. Lovely Mendez, parang ito ay taga Bulinaw, Pangasinan. CBC Bulinaw. Magandang gabi kapatid. Janelle Ruelo ng Bulinaw, Pangasinan. Ray Pares, magandang gabi po. Alice Calma Icaranum. Oh, mama ni teacher. Sino nga yan? Chrisline. Na sa Japan na siya. Okay. Matthew Muling Tapang. Magandang gabi. Hello, Dano Villanueva. Ganda ng singing natin last Sunday. Salamat sa iyong paglilid. Sion Rich Pasqua, magandang gabi po. James Panganiban. John Lexi, magandang gabi. So hanggang dito na lang po tayo, mga kapatid. Salamat sa mga sumasama sa atin gabi-gabi, sa mga bumabate, nagpipray sa atin. Salamat po ng maraming-marami na hindi nyo po binibitawan ang ating OPM. Salamat sa mga skippers natin, nagpipray po sila at nag-aayuno. Nag-skip ng isang meal to support us dito po sa ating national and global mission sa panahong ito ng pandemic. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Good night po. God bless po. At huwag niyong kalilimutan, 2 tao na mamatay kada segundo. See you tomorrow kung buhay pa po tayo. Good night. Shalom. Maranatha.